Proyecto Elmo. Sir Seth, ibabahagi ko lamang po ang aming karanasan sa farm ng lolo ko dito sa may Bataan. Matagal nang nangyari ito. Tanda ko pa, 1989. Nasa 14 na taong kulang ako. Ang aking lolo ay may-ari ng malaking manuka noon. Masaya naman po ako dito sa farm ng lolo ko, lalo na at tinuturuan ako ng mga tauhan ni lolo sa farm kung paano ang tamang paglilinis ng mga dumi ng manok. Bukod pa dito, kasama din ako ng lolo ko na mag-ikot tuwing gabi dahil nga sa may mga daga na kumakain ng itlog ng manok. Nangihinayang kasi si lolo dahil masyado ng perwisyo. Kumbaga, nababawasan ang kita niya. Etong partikular na gabi na ito, mag-aalas 10 na. Kakatapos lang naming magkapunan. Tinawag na ako ni lolo noon para mag-ikot-ikot. Ako naman, kinuha ko na yung flashlight at pamatmat ko para sa mga daga. Gaya ng nakagawian, ang sabi ni lolo, maglilibot muna siya sa may bandang likuran at ako naman ay doon sa may bandang bungad. Nung malapit ko nang matapos na malibot ang buong bungad na yon, may bigla akong napansin, Sir Seth, sa bandang bukuhan. Hindi ko alam kung ano ba ito nung una. Hindi ko muna tinutukan ang flashlight noon dahil napansin kong may ginagawa ito. Hinintay ko na lamang na dumating si lolo habang pinagmamasdan ang nilalang na para bang sumasayaw habang nakatuwad. Tapos ayun nga, maya-maya pa, nakita ko si lolo na paparating. Pero napapansin ko na ingat na ingat ito sa bawat paghakbang niya palapit sa akin. Sinenyasan niya ako noon na huwag umano akong maingay. At nung bandang malapit na siya, itinuro niya ang nilalang at sinabi ko ng pabulong sa kanya na nakikita ko rin ito. Pinagmasdan lang namin ang nilalang habang hindi namin alam kung nalingat ba kami ni lolo o napapikit, dahil nawala na lamang ito bigla na parang bula. Hindi na namin sinayang ni lolo ang pagkakataong makatakbo pabalik sa bahay. Madagdag ko lang, sir, na medyo malayo-layo pala yung farm na ito sa kabayan dahil nga sa mabahong amoy ng mga dumi ng manok. Nung nakauwi na kami, sinabi ni lolo sa akin na ang nakita umano namin na nilalang ay isang aswang. Nagpasalamat pa nga si lolo dahil hindi rin ako nag-ingay noon. Makalipas ang ilang gabi na wala naman kaming nakikitang kung ano. Sabi ni lolo baka napadaan lang daw siguro ang nilalang na yon. Kasi daw, maski siya na sobrang tagal niyang nakatira sa bayang yon, ayun pa lang ang unang karanasan niya sa aswang. Tapos ito na ulit. Normal na gabi lang din na pag-iikot namin sa may manukan. Nung sinabi ulit ni lolo na dun daw ulit siya sa bandang likuran at ako naman ay dun lang din sa bungad, sumagot naman ako na sige po lolo. Kumbaga parang nakalimutan na namin yung nakita. Tapos pagkarating ko sa bungad, Sir Seth, nakita ko na ng malapitan ang nilalang na ito. Hindi ko lang matiyak kung nakikita niya rin ba ako, pero mukhang hindi naman dahil nakatuwad lang ito banda sa gilid ng kubo na pahingahan ng mga katulong ni lolo. Nakita ko ang nakakatakot na kabuuan nito at parang naliligo sa mantika dahil sa madilaw at malagkit na pangangatawan nito. Nakaramdam ako ng takot noon nang unti-unti itong nagtatatalon papunta sa bandang likod ng farm. Eh di ba nandun si lolo at baka kung ano ang mangyari sa kanya. Pero nung makita ko si lolo, Sir Seth, sinenyasan niya ulit ako na huwag mag-iingay dahil baka makita kami nito. Nagpalipas pa kami ng ilang minuto sa pwesto namin at nung maramdaman naming wala na ito, agad na agad kaming umuwi noon. Sumunod na araw, sinabihan ni lolo ang ibang katulong sa farm na sila na ang mga maglibot tuwing gabi.
Ikinuwento ni Lolo ang lahat ng nangyari at nagulat kami noon. Dahil sinabi ng dalawang katulong na ito na sanay na daw sila sa nakikita. Kasi dati umano, nung sila pa ang naglilibot tuwing gabi, dalawang beses sa isang linggo, kung makita umano nila ang nilalang na ito. Hello po sa iyo, Sir Seth. Magandang gabi po dyan sa Pilipinas at magandang tanghali po dito sa abroad. Tawagin niyo po ako sa pangalang Sam Palayo ko. Bihira lamang po ang may nakakaalam dito sa pangalan ko nito. Minabuti ko pong itago ang lugar o ang pangalan na mababanggit dito. Dahil kami po ay maselan po ang relihiyon namin. Nakatira kami sa Mindanao. Alam ko na bihira lamang po yung nagpapadala ng kwentong kababalagan. Dahil po ang relihiyon namin, hindi lahat naniniwala dito. Pero kasi kami sir mismo ang nakaranas nito. Kaya naman alam na alam namin na totoo sila. Ang kwentong ito ay tungkol sa nanay ko nung pinagbubuntis niya ang aming bunsong kapatid. Tawagin niyo na lamang po ang aming ina na si Simbay. Hindi niya totoong pangalan. Wala na rin po siya sa mundo natin ngayon. Nung ipinagbubuntis po ng aking ina ang aming bunsong kapatid na babae na tawagin natin sa pangalang Lia. Nung araw na manganganak na yung nanay ko na ito, dapit hapon, inutusan ng lola ko ang mga tiyuhin ko na kumuha ng kumadrona noon. Sa barangay namin, yung lola ko po ay isa ding kumadrona pero pagdating sa pamilya niya, hindi siya nagpapaanak. Yun na yun ang patakaran ng lola ko. At kung ano man ang dahilan, wala pong nakakaalam kung bakit sa pamilya niya ay hindi siya nagpapaanak noon. Magdadapit hapon, dumating ang kumadrona. Nadatnan niya si nanay na manganganak na. As in gustong gusto nang lumabas ng bata noon. Mga bandang alas 8, Sir Seth. Ang ipinagtataka namin, bakit hindi pa rin lumalabas ang bata? Doon na kami inutusan ni Lola na magliyab ng apoy. O sa tawag sa amin, pembunto. Agad naman kaming sumunod ng pinsan ko na tawagin natin sa pangalang Ate Lynn. Lumabas kaming may daladalang goma at yung langis-langis na parang kandila na kung tawagin sa amin ay lanagas or lanagas. So habang gumagawa kami ng apoy ni ate at nagpapabaga, nagtataka kami gawa ng lagi itong namamatay. Yung tipong halos apoy na lahat at nagliliyab na at aalis na kami. At kung kailan papasok na kami dapat sa bahay, mamamatay na lamang ito na parabang binuhusan ng tubig. As in walang kaapoy-apoy noon. Ilang ulit namin yung ginawa pero ganun pa din. Parang may sadyang pumapatay sa apoy nito. Agad kaming pumasok at sinabi namin yun sa lola namin. Doon naman sa loob ng bahay, Sir Seth, nagkakagulo na pala nung mga panahon na yun. Dahil sa tuwing lumalabas at hinahawakan ng kumadrona ang ulo ng bata, umaatras umano ito. Ayaw lumabas. E sinanay noon wala ng lakas para umire. Sabi ng lola ko sa tito ko, gumawa sila ng kawayan na manipis. Linisin ito. Pati asin, kumuha din sila. Ilagay umano yon sa puwerta ng nanay ko. Ginawa ito ng tatay ko. At nakita namin na hindi na mapalagay ang kumadrona. At parang gustong gusto na niyang umuwi noon. Kahit na hindi pa lumalabas ang bunso namin, kapatid. Sabi lang niya, hindi daw niya kayang palabasin ang bata. Pero kitang-kita naming lahat na naglalaway siya noon. Pinauwi naman siya nila Lola at inatid. Habang ang nanay ko naman ay wala nang kalakas-lakas kaya napagpa siya na lamang nadalhin ito sa ospital. Pababa na sila noon. Kompleto na ang gamit nila na dadalhin sa may ospital. Pero pagkababa nila, Sir Seth, napahiga lamang noon si nanay sa may bangko. At sa maniwala man kayo o sa hindi,
Walang kahirap-hirap na lumabas ang bata, kahit na hindi man lang umere si nanay noon. Buti na lamang at nasaluyo ng tita ko, at agad na nilagay nila sa pinaglutuan at doon pinalo hanggang sa makaiyak. Sabi ng lola namin, kumpirmadong aswang umano ang kumadronan na yon dahil sa naranasan namin habang nandun siya. So ngayon Sir Seth, itong bunso naming kapatid ay isa na ring dalaga.